nakapagtala muli kahapon ng isang pagyanig at dalawang rockfall event ang bulkan Mayon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, mahigpit na ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at paglipad ng anumang aircraft na malapit sa tuktok ng bulkan. Samantala, ang pinakahuling naitalang sulfur dioxide flux ay noong January 18 na umabot sa 294 tonelada bawat araw. Subalit na nanatili pa rin ang mahinang banaag o crater glow na maaaninag lamang sa pamamagitan ng teleskopyo. Sa kasalukuyan ay nanatili pa rin nakataas sa alert level 2 ang status ng bulkan at patuloy pa rin na pinapaalalahan ng PIVOX ang publiko sa posibilidad ng pagputok ng bulkan, rockfall mula sa tuktok ng bulkan at pagdaloy ng lahar kung may matinding mga pag-ulan. Mula rito sa Albay, para sa Mata ng Agila, Vincent Mendoza, matatag, matapang, matapat.